Magandang gabi sa inyo lahat. Dave Lopez here from Arrival Hobbies Philippines. And kumusta kayo? Alright, so wala muna ang answering questions. Napag-isip ko kasi 2020, this coming year, no? Sa mga, ano lang ito ha, sa mga gusto lang sa CO2. Kasi iba gusto yung PCP, yung mga gusto nila. So itong topic na to, it's about CO2. Okay? Yung mga what kind of CO2 yung gusto mo. So ito, ano ka dito? Itong episode na to is top 4 na pwede nating makita sa market and magandang bilhin this coming 2020. Ito ay most buy sa Pilipinas. The first na most buy, kasi yung ARMS Corps nag-start na ng production. Okay, so most buy since like 5 years na number 1 is the Nimrod. The Nimrod Corp. Okay. Nimrod 0.22 air rifle. Okay, so as you can see, it's been modified. Meron siyang forearm dito. May sling, kompleto na. So yung stock na ito with silencer, I think may kasama ng scope, may bipod na. Sorry, the suppressor, the stock itself. Yung tanke. Okay, minsan may scope ko na makita. It's worth 11,000 to 13,000. That's the first, the Nimrod air rifle. Meron silang, yung kasi yung standard is 19-inch na barrel. Meron din silang 24-inch na barrel. Meron din silang short na standard na tank. Meron silang long tank na tanke ng kapasidwa ng CO2. Okay, after ng Nimrod, yung next na air gun may bilhin natin sa market na available ngayon is the Taurus air gun. Meron ito siya, picture. Meron silang bolt action. Meron din silang lately lumabas yung hammer type nila. Base sa nakabili at na-try yung Taurus air rifle, masabi lang maganda. Ito yung ginagamit ngayon sa paggawa ng PCP. So from Nimrod, lumabas yung Taurus na bolt action and hammer type. Okay, you can find that online. Just join lang sa mga Facebook group. At once you've been accepted, you can post. Naghanap ka ng Taurus. May mga seller din doon na nagbebenta. Nag-work yung Taurus air rifle ng 11,000. Scope na may suppressor na. Okay. Meron na rin tank. O iba, meron ng affordable na scope. 11,000, 30,000. Ganda, hindi nagkakalayo dun sa road. Bolt action and hammer type. Pag sinabing hammer type, ito siya. Okay, yung bolt action. Next time, mag-collect tayo ng mga ganyan. Ayun. So, is in line is the Escopeta. Yung Escopeta, nag-durin siya ng 10,000 pababa or pataas. Kasi sinabi kong 10,000, tapos marami silang model. Okay. Meron silang 7,300 yung shotgun style chrome. Meron silang 7,300 shotgun style black. Meron silang 6,000 executive chrome plated. Meron silang 6,000 executive black chrome. 5.7 CO2 special chrome and 5.7 CO2 special black. Meron silang 5.1 combination STD. Meron silang 4,600 foot pump STD. And yun, CO2 tank and scope, minsan may ganun. So nakadepende po yun sa seller. The last one is the manlapat air rifle. CO2 air rifle. Okay, manlapat is this. Nakabili ako last time. Kaso, kailangan ko ng fan, kaya binenta ko siya. Maganda na yung butt niya. So, naibenta ko yung manlapat ko. But this time, no, if magkakaroon tayo ng savings uli, I probably going to buy a manlapat air rifle. Plano ko talaga, bibilhin ko yung isa, bibenta ko yung isa-isasta ko dito para during demonstration natin, mayroon akong papakitang sample sa iyo. Okay, isa-isahin ko yon this year, hopefully. Ayun guys, yung apat, yung manlapat, ngayon, last time, mabili ko siya 8.5, mayroong tumaas ng 10, 11, 13, hanggang 15,000. Meron na yung suppressor, meron na yung CO2 tank, o minsan meron na yung scope. So alam nyo na yung range yan, no? So, siguro may magkatanong sa inyo, sir, sa lahat na yun, saan yung gusto mo dun? May ako sa stainless.
Okay. Ang mga PCP ko is more of them is stainless steel. Basta yun lang. Nagustuhan ko yung stainless steel. Siguro manlapat, no? If going to ask me. Pero may nakita ko ngayon isang air gun na itanungin ko yung kapilala ko. If makakuha tayo nun, it's a stainless steel, pang tiksay siya, and the same time, yung kanyang part ng aluminum. Nagustuhan ko doon kasi yung hammer niya, meron siyang lock. Yung konti mo lang ganun, nalalock siya. So, usapin ko pa yung nagbebenta. If makakuha tayo nun, that will be good. Usapin ko yung kaibigan ko, dun sa Manila yung contact ko. Yan. Yun. So, yun, yung apat na yun. Yung isa, hindi ko pa alam yung pangalan kasi yun yung mga pangalan na lumalabas ngayon sa market. I encourage you, if you're going to buy this kind of air rifle, I encourage you to tell the maker or the seller na palagyan ng serial number. Sir Dave, bakit kailangan ko pa nalagyan ng serial number yung air gun? Yung point dito, pag mayroong serial number, ito yung number ko, wala siyang serial number. Ito, papalagyan ko ng serial number if kailangan ko siyang mapa-register. Okay? Yung point ng registration, para na kahit na lumabas ka, dala mo yung registration mo. If ever na mayroong checkpoint, at least may pakita ka ng registration at may papakita ka na register to and you're, it's not illegal to own air gun. At least mayroong kang kaalaman. Kung natanungin nyo ako, if ano yung gusto ko, ano yung advice ko, kuha kayo ng air gun na mayroong serial number. Para if in case someday, if you want na, yun mo na ipa-register yung air gun mo, it's easy for you dahil meron na siyang serial number. Ito pa, ang isang bagay. May ako kakilala. Ako din, oh. Ito siya, nakadali na siya ito ng mga 8 daga. Kaya yung Nimrod ko. 8 na daga sa bahay dito pag nakita ko kumakain ng mga pagkain namin. So, yun. I'll take them down for pest control. Ibig sabihin nun, the more mo ginagamit yung air gun, the more ka nagiging into it, no? Kasi every air gun, mayroong air gun na paggamit mo, alam mo na. But anong pa rin yung process na kinakabisado mo yung air gun. So, it's good na, no, to stick on, even though marami kang air gun, just stick on one air gun na kakabisaduin mo siya. If makakabisado mo lahat, mas maganda, di ba? Pero if we talk about time, and we talk about availability natin, no? So, sa akin, yung Nimrod, is ngayon, mas kabisado ko na siya. It's not a high expensive na scope. Itong scope ko, is center point lang siya. Mostly nakikita nyo to. Yung 416 by 40 na center point. Kasi yung aking Mark IV na Leupold, na ibigay ko siya sa kaibigan ko. Ayan. So, isa lang yung air gun, yung scope ko. Ayan. So, mas nakabisado ko siya. Mas nagustuhan ko yung performance niya. So, if you're going to ask me if what's my advice, first, pili niyo kung saan yung masiyang sa iyo na air gun. Either Mapanimurod yan, Taurus, Malapat, Escopeta. May isa ako, hindi ko pwedeng bangitin kasi hindi ko pa alam yung brand. Pero may isa akong CO2 air gun na I think nasa range of 15,000. Pag nakuha ko yun, guys, long tank na rin siya, mas maganda yun. Okay, bibili ako ng dalawa at bibenta ko dito sa Negros yung isa. Para meron akong kasama na pagbibili niya. And yung isa din na sa Cebu, meron din doon. So marami tayong ano, yung mga air guns na availability sa market. Kailangan natin ng puhunan. Alright guys, thank you so much for watching and thank you for pagsabay-bay sa aking channel. It's been a 3 days straight na gumagawa tayo ng mga vlog. And siguro next time, pagtapos na yung lockdown, wala na talaga. Ano, makapagpadala na ang carrier, ang bus, gumagana na. Ano, hopefully and I'm praying, mapadala na yung air gun ko na PCP para at least makita nyo rin guys. At then kay Sir Darrell, yung aking PCP na stainless steel na offset at yung tank para na ma-set up na doon yung tabingi at yung haros na offset para stainless steel yun kasi pag okay na yun, mapapadala rin sa atin, makumbay natin yung ating PCP. So abangan nyo po yun guys, maraming kaganapan, hindi na tayo masyadong naagalaw dahil sa issue natin ngayon sa buong mundo sa concern natin. Guys, stay safe always and bahay lang muna, blinking, let's obey the rules. Yun nga, yun sa mga
Yung paglabas nyo, walang checkpoint doon, walang quarantine pass paglabas nyo. Andun pa sa bahay yung quarantine na checkpoint. So, makakagala kayo, makakapag-hunting kayo. Besides, if zero, ano naman yung area ninyo, wala masyadong pumuntang tao doon, di ba? So, at least makakapag-linking pa rin kayo, makakapag-airline. But those na hindi, bahay lang muna, then chill-chill lang. Alright guys, so, yun lang, yung apat na airline na yun. Nimrod, Tauros, Iskopita, marami silang klase ng mga airgun. The Malapad, they have the bolt action and the hammer type. Tauros, tumabas yung hammer type nakita ko lang last week. Before is the bolt action, yung Tauros. Nimrod is just the hammer type. Hindi pa sila nag... Wala pa ako nakita na bolt action. Basta sa Nimrod is the hammer type. Yun lang yung alam ko na sa market ngayon na you can buy anytime, you can, you know, hindi siya second hand, talagang brand new yun. So, if you have a money, CO2, that would be good. If gusto nyo ng stock, meron tayo nabibili, sabi nga sa comment, 5-5 daw, meron nabibiling hammer type. Hindi ko alam if galing talaga doon sa kay Mario, kay Sir Mario muli nagawa. Kasi yung last nakita ko sa kanila, sa nagtanong ako, 7,500 sa factory mismo, yung saliling gawa nila. So, 7,500, pag meron ang pera nun, siguro sa shipping fee, ayun, pag dito sa amin, medyo mahal na kasi bibili ako ng Nimrod, medyo may mode na, modification. Bibenta ko dito yung isa, tapos yung isa, i-keep ko na lang. Guys, ito paalala lang, may mga seller kasi na ganito yan, baka umalma. Depende yun sa seller, gusto kong klaruhin kung magkano yung benta nila. Pwedeng ibenta nila mababa, pwedeng ibenta nila yung mataas. So, respetuhin natin yon. So, nasabi nga parati sa mga group messages na wala namang comparison. Pag hindi ka bibili, huwag ka na mag-comment ng negative. Ay, mahal, ganito. Yun. So, respetuhin natin sila. Kasi one time, may nag-chat sa akin, may nag-message sa YouTube na, sir, medyo discreet naman yung amount kasi naging unfair tayo sa mga sellers. Tama yun. So, depende yun, as I said, sa mga sellers. Guys, thank you so much. Ingat kayo parati. This is Dave Lopez, Rifle Life Philippines, and have a good and wonderful night. Peace out.